va por Jesús Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva po Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magmamapuri. Kung may nakapagmamapuri, ako may makapagmamapuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba'y Hebreyo? Ako man. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? Ako'y gayon din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw. Ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang
hagupitin ng mga Romano, at minsang binato. Makiakatlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan, at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasoong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga Hentil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lamang mabalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa araw-araw ang mga simbahan. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangang ako'y magmapuri, ang ipagmamapuri ko'y ang aking mga kahinaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang alan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat binabigo pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha. Ang pag-asa at adika. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi muna nating good morning. At mga kapatid, sama-sama, sabay-sabay nating papurihan ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Malakas na papuri at pasasalamat para sa Kanya. Well, tayo ay nagpupuri, nagpapasalamat sa magandang panahon na meron tayo ngayon. Although, pinagdadasal din natin ang kaligtasan ng iba nating mga kadiboto sa ibang panig ng bansa at mundo. Na ang Biyernes po mga kapatid, kung inyo pong mapapansin, nakakulay pula kami sapagkat ang liturhiya tuwing Biyernes, pwera lang kung meron tayong mas dakilang kapistahan pa. Ang lahat ng ordinaryong Biyernes ay ating pong selebrasyon ng debosyon sa Poong Nazareno. Votive Mass kung tawagin natin sa Poong Nazareno. Pero ngayon ay a 23 ng Hunyo, June 23. Bisperas po ito ng piyesta ng Quiapo. O baka magtaka kayo, mali naman yung pare, January 9. Mga kapatid, hindi lang po ito basilika ng Poong Nazareno. Ang simbahan ng Quiapo ay ang parokya ng santong ipagdiriwang natin bukas. Sino po ang patron ng simbahan ng Quiapo bilang parokya? San Juan Bautista. Palakpakan natin ang ating patron, si San Juan Bautista. St. John the Baptist. Yan po ang huwag nating kalilimutan. Ang simbahan na ito bilang parokya ay parokya ni San Juan Bautista, Basilika ng Itim na Nazareno. Kaya, huwag natin pong kaliligtaan na meron pang isang patron o ang patron ng simbahan ng Quiapo. Pero sa tingin ko, hindi naman magtatampo si Juan Bautista kung hindi siya ang naaalala dito sa Quiapo, kung hindi siya ang nakikilala dito sa Quiapo. I am sure hindi siya magtatampo. Bakit? Sapagkat yun ang pinakakahulugan ng kanyang buhay at misyon. Hindi magpasikat. Hindi magpakilala. Katunayan, ano ang sabi ni Juan? I must decrease. He must increase. Yun ang kanyang misyon. Yun ang kanyang buhay. Kaya sa simbahan na ito, masasabi nating natutupad ang pinakakahulugan ng buhay ni Juan. Ang ipakilala, ang ibigay, ang ibida sa atin, hindi ang sarili niya, kundi ang pinsan niyang si Jesus, ang Poong Nazareno. Alam niyo mga kapatid, sa mundong natin ngayon, na napakalaking issue ang ratings, ang posisyon, ang tanong, paano mo
madaling matanggap na merong parang mas mahalaga kesa sa iyo. Na meron palang mas maganda, mas magaling, mas mahalaga kesa sa iyo. Alam niyo po, hindi madali ang ginawa ni Pablo sa ating unang pagbasa ngayon. Kung pinakinggan nating mabuti, napakaganda, pero hindi madali, lalo na sa panahon natin ngayon. Ano ang ginawa ni Pablo sa Ebanghel sa ating unang pagbasa ngayon? Kung dati, ang ipinagmamalaki, ipinagyayabang niya ay ang kanyang kapangyarihan, katalinuhan, impluwensya, posisyon. Sa ating unang pagbasa ngayon, ano ang ipinagmapuri, ipinagmalaki ni Pablo? Ang kapintasan niya, ang mga paghihirap niya, ang mga pagkakamali niya, at ang mga kasalanan niya, ang kahinaan niya. If there is one thing that I will boast, my weakness. Aba, sa panahon natin ngayon, hindi po madaling gawin yan. Kaya nga, ang pinakamadaling gawin, magpanggap ka. Kasi ayaw mong malalaman ng iba, ayaw mong makita ng iba na mahina ka, nakawawa ka. Kaya ang gagawin mo, magpapanggap ka, great pretender, sabi nga. Hindi natin kayang at hindi madali para sa atin na malaman ng ibang tao ang kapintasan natin, ang kakulangan natin, but not with St. Paul. At ito ay nangyari, ito ay nagagawa ni Pablo simula ng talikuran niya ang kanyang dating masamang buhay, ang kanyang kahapong makasalanan, simula ng talikuran at iwan ni Pablo ang mga ginagawa niyang kasamaan. At simula ng piliin niya at paglingkuran niya si Jesus. Mga kapatid, ito ang ginawa ni Kristo kay Pablo. At ito rin ang kaya niyang gawin pag natutunan mo nang piliin ang buhay niya, ang halimbawa niya. Binago ni Kristo ang kahulugan ng buhay ni Pablo. Binago ni Kristo ang kahalagahan ng buhay ni Pablo. Kaya nga, mga kapatid, meron akong isang tanong sa inyo ngayon. Medyo mahirap itong sagutin siguro, lalo na ng mga babae. Pero gusto kong makita, sino kaya sa inyo ang maglalakas loob, ang aamin sa tanong kong ito? Lahat nang mayroong peklat sa katawan, taas ang kamay. Lahat ng may peklat, sige nga, tingnan ko nga kung sino malakas ang loob. Sino ang makaaamin na may peklat siya sa kanyang katawan? Diba? Congratulations, ang tapang ninyo. Kasi yung iba gagawin lahat. Mawala lang ang peklat na yan. Kahit pa ang laki ng gastusin. Pag sinabing peklat, ito'y permanenteng tanda, alaala ng sugat. Isang souvenir ng isang karanasang siguro bunga ng hindi mo pag-iingat o bunga ng maling ginawa ng iba kaya ka nagkapeklat. Pero sigurado, kapag tinitignan mo ang peklat na yan, maaalala mo kung paano ka nito tinuruan, pinalakas, pinatibay ng iyong kahapon. Katulad ni Pablo. Kaya nga mga kapatid,
Ano ang paalala ni Kristo sa ating maikling ebanghelyo ngayon? Mag-ingat ka. Mag-ingat ka mabuti. Hindi lang sa hindi magandang gagawin ng tao sa'yo. Hindi lang sa hindi magandang ibibigay ng mundo sa'yo. Mag-iingat ka rin sa patibong ng mundo sa'yo. Mag-iingat ka rin sa kayamanang ipinapakita ng mundo sa'yo. Huwag nating hayaang kontrolin tayo, alipinin tayo ng kayamanan ng mundo. Katulad ng pera, material na bagay, bisyo, kasikatan. Hindi naman po masama na tayo ay magkaroon ng maginhawang buhay sa mundo. Hindi masama na ikaw ay makakain ng masarap, magkaroon ka ng magandang gamit, at kahit magkaroon ka pa ng pera. Ang masama, kapag pera na ang nagpapatakbo ng buhay mo. Kapag material na bagay na at mga luho mo ang mas mahalaga, ang mas inuuna. Pwede ka nitong patawanin ng malakas, pero hinding-hindi ka nito mapapaligaya ng wagas. Nito pong nakaraang araw, kaming mga pare sa Maynila, nagkaroon kami ng gathering, fellowship. Kaya nasunog ang aking mukha lalo. Buti lang may face mask, pero kitang-kita sa aking malapad na noo ang sunog ng mukha. Nung kami po ay magkakasama, yung pong aming waiter, sabi ko, papicture naman kami. Alam niyo po, nung inaangguluhan niya kami, nakapose na kami, hirap na hirap siya. Maya-maya, hindi na niya kinaya. Sabi niya, wala bang 0.5 ito? Wow! Nahiya naman ako doon. Nahiya akong natawa. Sabi niya, wala ba sa inyo may 0.5 na magandang camera? Alam niyo, minsan sa buhay natin, kahit sa sarili lang natin, nasasabi natin, sana ako din. Pero kung tatandaan natin ang paalala ni Jesus sa ebanghelyo natin ngayon, lahat ng makamundo, lahat ng pangmundong kayamanan, may wakas, may hangganan, mauubos, maluluma, malalaos. Pero ang makalangit na kayamanan na inaalok ni Kristo na makakamtam natin sa pagsisikap nating gumawa ng mabuti at ng tama sa buhay ngayon, iyan ang wagas, ang walang hangganan. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng misa natin, sa tulong ng panalangin ni San Juan Bautista, ng kanyang halimbawa, magsikap ka sa mundo, magsikap kang mabuhay sa mundo nang hindi alipin ng mundo, kundi bilang Kristiyano na bubuhay sa turo at halimbawa ni Kristo. Pahalagahan mo, ingatan mong mabuti ang buhay mo sa mundo, pero lagi mong tatandaan, hangarin ang pagsikapan mong piliin ay ang kayamanan ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Nandito ka sa mundo, pero hindi ka para sa mundo. Dahil sa pamamagitan ng kabutihan mo, ang tunay mong kayamanan, hinahanda ni Kristo ang langit para sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hinahamon tayo ni Jesus
na mag-ipon ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Ituon natin ang ating puso sa kalangitan sa ating panalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang simbahan, naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkaalipin sa materialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga politiko at lingkod pangmamamayan naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuang pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit na kayamanan naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmamay-ari ng mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga pinagkaita ng mga bagay sa mundong ito naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtutuo ng kanilang mga puso sa makalangit na kayamanan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinagdarasal din po natin ang lahat ng may sakit at mga nag-aalaga sa mga may sakit, ang mga bilanggo at mga katutubo, ang mga walang tirahan at maayos na makain araw-araw, gayon din ang mga kababayan natin kadiboto na nagtatrabaho sa malalayong lugar at ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo po kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya sa araw-araw na aming buhay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Jesus Nazareno, alak katinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling papalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at akiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa Langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kayamanan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y iningalay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Buhay ko'y iakalay, ang lahat ay bibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko, ang samo ko't dasal, sanay pakinggan mo nang mapawin ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Poong Jesus Nazareno, Poong Jesus Nazareno, kalugtan po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawakan niyo po kung umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po't nawa't kabayan ako, iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko, ang samo ko nasal, sanay pakinggan mo nang mapawin ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong
Jesus Nazareno. June 24, Sabado, bukas po ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo, at ang ating Fiesta Mass ay sa ganap ng alas 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabuniang Jose Cardinal Advincula Didi, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organisasyon, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-apat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan, at ang maringal na prosesyon ay sa ganap ng ika-5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong simbahan ng Quiapo, ang parokya ni San Juan Bautista, ay walang sawang nagpapasalamat po hindi lamang sa inyong pagsisimba, kundi sa patuloy niyong pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Ang mga pinansyal na tulong at material na tulong, kagaya ng bigas, dilata, noodles, kape, sabon at tubig, ay naibibigay po natin hindi lamang sa oras ng kalamidad, kundi sa oras na mas nangangailangan ang iba nating mga kapatid. Ang ating pong mga natutulungang kapatid sa loob ng Manila City Jail, ang mga may sakit, ang mga estudyante, at ang mga kapatid nating kadiboto sa iba't ibang parokya dito sa Maynila at sa probinsya. Bukas po o sa Linggo, makikiisa tayo sa medical mission para sa ating Muslim brothers and sisters. At magdadala rin tayo ng tulong sa Cagayan sa mga kadiboto natin. Salamat dahil sa kabila ng inyong sariling pangangailangan, nakukuha nyo pa rin ibigay ang tunay ninyong kayamanan, ang inyong kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon,
magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.